Ako po si Christian Isguera, isang journalist. Broadcast journalist Christian Isguera gives his take on burning issues of the week. Conversation na base sa facts, hindi falsehoods. Listen to it first on Vera Files. In 2017 po nung ipasok sa kulungan si dating Senator Leyla de Lima. Kinasuhan po siya ng drug trafficking pero obvious naman po kung bakit hanggang ngayon nasa piitan pa rin siya. Matinding kritiko si de Lima ng Davao Death Squad at ng mga kaso ng extrajudicial killings po sa ilalim ni dating Presidente Rodrigo Duterte. At wala pa nga isang taong nasa pwesto si Duterte, kulong na agad si de Lima na madalas niyang binabanatan in public po noon. Sunod-sunod na po nag-atrasa ng ilang mga witnesses laban kay de Lima at inaming pinawersa lang po sila para ituro ang dating senadora. More recently, nagpa-presscon po si Sandra Cam, dating sanggang dikit ni Duterte, at inaming nagamit siyang kasangkapan sa pagpapakulong po kay de Lima. Pero bakit kaya nakakulong pa rin siya? Well, alam natin may proseso po ang batas at kailangan pagdaanan ito. Pero itong mismong proseso rin ito ang nagamit para gipitin si de Lima. Kung tutuusin po, pwede namang isulong ni President Bongbong Marcos ang pagpapalaya kay de Lima sa pamamagitan po ng Department of Justice. Labit lumalabas po na mahina naman po ang kaso at maliwanag na politically motivated. Mismo ang kapatid ng Pangulo ng si Senator Annie Marcos nabanggit na rin ang posibleng house arrest para po kay de Lima dati. Pwede pong ituwid ni Bongbong itong matinding injustice kay de Lima. Kaso, gagawin kaya niya? Kaya-kaya niya? At ano kaya ang political cost nito para sa kanya? Magiging malaking dago kasi kay Duterte kung gagawin niya ito. Malaki rin ang utang na loob ni BBM sa mga Duterte dahil kung hindi nagparaya si Sara at ipinilit pa rin ang pagtakbo sa pagkapangulo, eh baka Duterte na naman po ang presidente ngayon, hindi po Marcos. Pero dahil sa suporta ng mga Duterte, umabot po sa 31 million ang botong nakuha ni Marcos. Kaya mahirap ang sitwasyon po ni BBM ngayon. Gustuhin man niyang pakawalan na si de Lima na hindi naman po niya kaaway. Si Rodrigo Duterte ang makakalaban niya. Can he afford to do that this early in his administration? Pero alam niyo po, issue po ito ng tama at mali ng paggamit ng dating Pangulo ng kapangyarihan para patahimikin at gipitin ang isang kritiko. Sa ngayon, magkaalyado ng mga Marcos ang Duterte, particular na si Sara Duterte, pero hindi ito dapat maging hadlang para gawin ni BBM ang tama. De Lima does not deserve to stay a minute longer in jail. Pagkakataon ito para ituwid ng Pangulo ang isa sa pinakagrabing panggigipit na ginawa ni Rodrigo Duterte. Subscribe to Vera Files on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts so you won't miss Christian Isguera's weekly commentaries. Para naman sa usapang facts, abangan ang What the F podcast ng Vera Files every second and fourth Tuesday of the month.